What's up, Kamuda Rides? Ito po yung inyong lingkod, si Don Pipito sa Don Pipito's Variety Channel. So, ito po yung latest edition ko na Tagalog. Sinubukan ko na mag-reach out sa mga Philippine viewers natin. So, ako ay naka-base dito sa malapit sa Melbourne, sa suburbs ng Melbourne, mga isang oras sa Central Business District sa siyudad. So ibabahagi ko lang ngayon sa inyo kung bibili ako ng accessories sa aking motor. So I'm originally from Cebu, and I hope you enjoy the view. Ito pala yung motor ko, si Ebi, short for Ebony. Ito ay isang Australian motorcycle company. Pare-pareho lang ata ng Rusi dyan sa atin, pero maganda naman ang quality ng motorbike. Para rin siyang Italian bike. Parang Italian design, and ang motor is, I don't know if clone ba ito ng Kawasaki or what. I hope you will enjoy the view. Sana makakasama ko kayo ulit sa aking next moto vlog. What's up, Kamuda Rides? Kumusta po kayo dyan sa atin, sa Philippines, sa Pilipinas? Ito po yung lingkod, si Don Pipito Motor Rides. So ito pong serye ng aking channel ay isa lang sa bahagi ng variety channel ko, pero marami po akong moto vlogs. So, to those mga taga sa atin, if you want to, watch my video, feel free to watch my playlist. Sinubukan ko rin mag-English, pero kakaunti lang ata yung viewers. So, ito po yung motor rides number 14 ko, and motor rides sa number 14, and sinubukan ko yung Tagalog edition. I'm originally from Cebu, pero mas mas mabuti na rin na lahat nakakaintindi. So here it goes. Pupunta lang po ako sa bibili ako ng accessories sa aking pinakamamahal na si Ebi or Ebony. Kasi dito sa Australia, mahilig din sila mag may slang or mag shortcut, kagaya din dyan sa atin. Halimbawa yung Bonifacio is Boni. Yung sa amin doon sa Cebu, yung Lapu-Lapu naging Lapu na rin. Yung bayan ko dyan sa Consolacion sa Cebu is naging na rin, Consolacion ay naging Lasyon. So nagbabago na rin yung pangalan ng mga lugar dahil sa pag-shortcut natin, So tagal na rin akong nagmumotor sa atin bago ako lumuwas dito sa Australia. Yung migil ako sa pagtatrabaho sa
pagbabarko kasi sumama ako sa asawa at anak ko. Nauna kasi yung asawa ko dito eh. Ayun, nagsapalaran at ano, konting kayod. Awa naman ng Diyos sa nakakapag ano, establish ng kaunti. Todo kayod pa rin kasi maraming binabayaran, hindi lahat you know, madali. Lalo na sa bahay, may ano tawag sa atin, mortgage, morgahe. Ano tawag yan? Amelioration. Hindi naman ako ano, masyadong ano, technical sa mga ganyan. So, nag-decide ako na ano, bumili ng motor at subukan ko ulit yung ano, skills ko, yung affordable motorbike dito sa Australia. Ito naman yung nakikita ko na madaling ano, sabot-sabot lang. Alam mo naman yung sa Rossi, no? Sabot-sabot. Pero nag-iipon na rin ako, balak ko rin bumili ng magandang bike. Pero ito sa ngayon, dahan-dahan lang, you know? Hindi naman lahat ng bagay makukuha natin nang madalian, kailangan talaga na ano, magsisipa, ganun. Ito yung mga kabahayan dito sa suburb outskirt ng ano, siyudad. So malawak kasi yung Australia, so hindi mo gaano nakikita yung matataas na mga gusali kasi nga doon sa ano, large land area ng landmass ng Australia. Masarap talaga magmumotor, di ba? Alam naman natin yung feeling kasi galing tayo dyan sa atin. Nagmumotor din ako noon. Yung motor ko kasi dati yung ano, yung classic, yung luma. Yung may SRX 6 ako, 600, pero iniwan ko pa rin dyan sa atin. Iniwan ko dyan at may DT ako, 125, iniwan ko rin, at saka may luma din ako na CS. S90. May luma ako na S90 na motor na hindi pa na-restore. So mahilig talaga ako sa pagmumotor. Yung lumaki ako sa pagmumotor, yung tatay ko noon, ano, may scrambler na Honda CL19 1968 model ata yun. Nasira na lang, pero nandun pa yung kaha sa bahay. Hindi ko tinapon, hindi ko binenta sa ano. Ano yun, timbangan. Kasi mahal ko na, mahal ko rin yung motor na yun eh. Dami nila oh. Mga bikers. Uy, mga ano pala yun, mga bikey. Kung tinatawag natin ng mga Harley riders. Mga ano ba? Mga Hells Angels, parang ganun. Mga may mga patches. O dito, tama-tama na yung speed. You know? Maximum may mga ano signage. 80 kilometers per hour. Kailangan sundin mo rin kasi baka masundan ka ng polis eh. Bakamote ka eh. Huli. Ang may demerit points pa naman, at saka ano, malaki ang penalty. Halimbawa, speeding ka sa ano, let's say 10 kilometers per hour yung ano, let's say 80 dito, tapos nag-speed ka ng 90, malaki ang multa.
gaya nga natin sa ano, $200 or mahigit pa. Tsaka may demerit points ka pa. So, may maximum na demerit points. Kung malalampasan mo yun, hindi ka na maka-drive ng matagal. Tapos dito pa naman, kailangan mo ng sasakyan, kotse o ito nga, motor. Yung mga trabaho dito, yung mga workplace dito is around mga 10-25 kilometers sometimes, ano. Kailangan mo rin magkotse kung papunta ka ng train. May mga bus naman dito, matagal mag-aantay ka rin kung wala kang sasakyan. Matagal lang, hindi ka kaya sa atin dyan na may jeep, automatic agad yung ano, makakasakay ka agad, you know. Ito yung ano, mga daanan nito, mga marami din silang construction. Para rin ano, expressway din dyan sa atin. May sarili din silang mga expressway, kailangan may ano din RFID. Pero hindi ako dumadaan doon kasi ano, ayaw ko nang gumastos. Doon lang ako dumaan sa ano. Anong tawag doon? Motorway or highway? Mga maximum sa lugar ito is mga around 100 kilometers per hour ang takbo. Nang di magkamote kasi maluwag naman ang traffic dito sa lugar namin. So ito pala lugar dito is the city of KC. So marami mga suburbs dito. So ito naman, itong lugar na to is called Lynbrook. Marami din mga Pinoy dito, nagkatrabaho bilang health workers or you know. Ako naman, dating asawa ng ano, asawa ko ng isang nares. Dating nagsisiman at ayan, katrabaho sa dyan sa mga industrial you know, park, industrial area. Nanonood din ako ng mga ano dyan, vlog sa atin, nakaka-enjoy si yung mga taga Marilac dyan, o si Krong Motovlogs, yung mga kukulit dyan ng mga vlogger dyan sa ano. Shoutout! Pa-shoutout naman Krong Motovlogs na ano, Alfred Watermax, sino pa ba? Si Reed, marami mga sikat dyan, si ano, Ride with Lance, yung si Ati Bea. Nakikiligan ako kaya no, kina Ate Bea at umalik ako sa pagkabata. Marami doon sina ano, si Burger, sila ba yan? Tsaka si ano, si Miss Lady, sila ba yan? Parang Snow White. Miss White, yung ano, yung sexy. Ito magagalit si Mrs. Sa atin lang ito ah. Hindi naman ako chick boy. So ito, sasadayin mo talaga yung ano, dun sa bayan ko, dun sa amin, dun sa may konsolasyon. Ay ano kasi, marami mga ano doon, mga motor. Habal-habal. Ano ko ba? Habal-habal at saka yung klasik-klasing mga ano. Doon, tingnan mo mga dami mga mot-mot dito. Mga motorbikes ng mga Australiano. So,
Hindi naman pangit ang motor ko eh. Nagtataka nga siyang kung anong pangalan nito eh. Wala namang brand maliban dun sa engine. So, ito. Motor nila. Pero ito, mas marami pa kayong makikita na magagandang mga motor. Liban ito, baka ito mga tao ito nagtatrabaho dito or what. Bumibili din sa store. So, pangalan ng store to, kung may mga Pinoy nakikinig is ang AMX All Motorcycle Accessories, Australia's biggest motorcycle retailer. So, marami dito mga helmet and whatnot. So, papunta natin sa loob. Luma itong hundan lang pero mga ano, matitibay. Mainit kasi ngayon. 29 degrees. 27 or 29 degrees na. Kasi patungong ano na, summer. So, ang balak ko is bumili ng ano, bar end. Panyero, kumusta? Pwede mo mag-vlog dito? Pwede. Ito pala yung kaibigan ko, pwede ka, ano? Pwede. Ito yung ano, sports racer sa taga Cebu. Dati ka bang ano, nag-ride? Oo, dati. Tagal na. Ito pala si, pwede ba ibanggit yung pangalan mo or yung alias mo? Si Alex. Ng ano, kabady. Si Alex ng Cebu. Yung ano, race. Racer. So, kuhan ako, bibili ako ng ano, pwede ba mag-Tagalog? Kasi baka makaintindi yung mga ano natin. Viewers. Di ba galing ka sa ano? Grand motorcycle Grand Prix? Sa MotoGP, nag-ano lang Marshall. Okay. Marshall ka pala doon? Sa MX? Okay. Ayos yun. Sige. Pupunta ako doon. Busy ka ba? Busy. Titingnan ako eh. Kasi ano, in-invite kita sa ano, sa yung ano tawag doon, yung Filipino, kung may time ka, ewan ko, nakabili ka ba ng motor? Wala pa, may titingnan mo niya. Hopefully. Kasi, hopefully okay yun. Kasi may ride sila, sana makarat, maka ano rin ako. Mm-hmm. Bibili kasi ako ng ano, ng bar end. Bar end. Meron doon, yung bar end RH. Itong mga kamotor rides, marami dito ano, benta o. Tingnan mo mga high-tech gadgets dito. By yours truly. Dito yung mga bar. Oo, ito pala. Hinahanap ko yung ano, maitim na RHP. Ito yung gusto ko. Meron din. Ito yung ano bang maganda, maganda siguro to no para sa akin kasi maitim yung motor ko eh. Balitan ko yung ano, yung original niya kasi ano, ito may character to eh, may RHK, maitim yun. Ano pa bang kwan pag ano na lang pag may pera na. tingin na ako dito. Yun. So ito RHK bibilihin ko. Magkano to? $29. Pag may mga kailangan ka, sabihan mo na sa akin. Sige po. Sige Alex. Sige. Salamat. Sige. Thank you. So ito po mga kamotor rides. Ito marami dito mga ano, mabibili natin. Mga gloves. So mga ano, mga ano, tire repair kit. Sige, dami dito. Mga sombrero. Dami mga motor rides. Nakaka-inlove eh, bibili rin ako. Ano ba lang araw? So, maybe bibili ako nito. No? Maganda naman, di ba? So, I'm gonna try it on. Oh, ayos naman.
ano nila, mga klase-klase dito, may mga pang street bike at saka may may mga pang dirt riding. So mga Australiano, mahihilig din sila sa ano, sa mga ano, dirt bike. Kung hindi sila nag-ride sa street, dito sila na, mahilig sila mag ano, dirt riding. Ano si? Kano to? 819. Ayan. Kano yan sa atin? Marami oh. So, marami dito. Kung may pera pa lang ako, eh, mahal kasi yung ano eh, mortgage ng bahay. Halos sa hindi pa nga, kulang pa nga eh, kasi ano, mataas ang antas ng ano dito, cost of living. So yung gagastusin mo is malaki rin, mga council rates, kasi hindi lahat dito libre. Yung mga bibili ka pa ng ano, magbabayad ka pa sa mga taxes. I'm just be looking at. Thank you. Will you? It's it be okay in my vlog? Be right. Thank you. Okay, right. So mabait ito yung mga Australiano. So I've got here, ano siya, mga helmet, ano ba ito, mga 114, mga, ang iba dito pang kids. Pwede naman utangin kasi may ano dito eh, zip na pala ito, ito. Meron din ako nito pero kinukontrol ko lang kasi malaki ng utang ko. Kinukontrol ko lang. Kasi mahirap naman pag gastos ka ng gastos eh. Eh, mauubos yung pera mo. Mahirapan ka magbayad. No, ito, kano to? Mga 6,000 sa atin. Mga dirt bike ng mga ano. Marami dito mga kamotor rides. So I hope you enjoy my features and videos. I hope I can makaano ako. Maka at least din ako maka give you some entertainment. Paminsan-minsan. Mga Bridgestone. Mga 6,000 din diyan. Paano ko rin bumili dito kasi may motor din ako dyan sa bahay na ano, luma. Pwede ko naman siguro i-upgrade tapos gawin kong ano, recreational radio. Mahal lang, 180 lang oh. 180 mahal. Hindi ipon pa ako. Yeah. Oh yeah. Ito mga race suits. Lahat dito benta nila. Kasi $1,600. Paano mo yung $1,700? It's... Yeah. Ito, Dainese. Paano kaya dyan sa atin, no? So, ito, $3,600. So, you can board mo ito sa Pilipinas, eh, magkano? For $3,600, magkano kaya? Tingnan natin. Magkano dyan sa atin? How much is... 30-40 yata, I don't know. So, how much? 3,600. 3,600 multiplied by how much? 40 kaya? So, mga ano rin? 144,000, mahal. Hindi ko kaya yan. Ano, doon lang ako bumili online yung may sale. Kasi, nakakatipid kapag bumili ka ng ano, sale. Yung mga mura naman, oh, ito RST. So, it's around $800-$900. So, around 35,000, I don't know. Pero balang ano, bumili na ako ng mga ganda pag may marami na ako views sa YouTube. I have lots of mga manonood dyan. At marami akong feature balang araw. Kasi ano, ano pa sa kakayahan ko na mag support sa channel. So, tsaka balang araw may balak rin ako na ano, mag
bigay pahalaga sa mga bata natin na hindi maka ano, yung mga bata sa atin na nasa lansangan, yung pinabayaan ng tadhana. So yung magbigay lang sa kanila ng mga ano, ng kaligayahan. Ito mga sapatos o mga street. Magkano na to? 180. Ito mga sapatos sila parang Converse high cut. So paminsan-minsan nagsisahid sila, nakakatipid ka naman din. Kasi nga, may mga ano sa dito, marami sa dito na mga, kasi nandito rin ang ano eh, MotoGP na, ano, inaano ng Australia. Yung kagaya ng kaibigan ko si Alex. So, ano, pumunta siya doon sa MotoGP. Parang ano siya, doon guide, parang ganun, usher, parang volunteer. Ito, kagaya ng sapatos ko, pero dry-dryer sa akin. How much is it? 190. Ito nga, mura lang. Kakaya mo naman rin. So, ito, may dry-dryer sila, oh. Maganda. Weatherproof. So, may dainis, hindi lang ako lalapit dyan. kasi nga mahal. Ito may back protection. Ang dami dito mga kamoto rides. Mag-enjoy ka talaga dito. Parang ano eh, kung may pera lang talaga, bibili ako ng marami. So, sa ngayon, ano lang, steady lang ako. At, ito mga helmet, mga street helmet. You got here street helmet. See how much is AGC? $600. Medyo mamahal din to. May sale naman sila ng HJC. May mga showy. Ganun. Diba, Arai. So it's $700. Ito may mga showy. Kano to? $700, $740. May mga 30,000 siguro dyan sa atin. I don't know. Or less. Mga 35 or 20. Ito mga showy na mamamahalin. Ito talaga yung mga ano, big time. Ito mga 1,000. Almost. Mga 40,000 or 50,000 siguro. I don't know. So, that's it mga kamotorides. Magbabayad muna ako. So, ito. Panyero. Sige, antay lang ako. What's this? May cargo net pala dito. Ano to? Oh, cargo net. So, oh yeah. Magkano lang to? $18. Pwede rin naman makabili nito, pero saka na. Sa susunod na pagkabalik ko dito. May mga wallet pa nga dito. Palitan ko na nga yung wallet ko. Ano, umaagnas na. Oh no! Kasi, ganda naman tong wallet na to. Bibiling ko na lang kaya. Sige na nga, ito. Mga $30. Ano to, unit? Parang sikat na brand din to eh. Sige. Bibiling ko na lang to. Ang kita-kita nyo. And ito rin. So, hi. Yeah. I'll be buying this one and this one. Do you want your coffee or? Yeah, that's alright. Thank you. Great. Yeah, thank you. See ya.
flex. Let's say, yeah. Just go. Thank you. Alright. Papunt pa uwi na ako, mga Camaro rides. And ito na mga binili ko. So, bumili ako ng wallet na maswerte. Maganda ba kaya itong binili ko? At saka meron akong Barend RRH key. Yung H na dito kasi H. Ang Z is Z. So, pauwi na mga Camaro rides. Like, subscribe, and comment down below. Subukan ko rin na mag-vlog kasi busy rin ako. Pero, pag may time, magawa ko na magandang video para sa inyo mga kamotorides. So, yun nga, matagal ko na rin plano na sorry about that. Mag-vlog, reach out dyan sa atin. Para makikita nyo rin yung motorcycling motorcycle community sa Australia. Paano mag-behave yung mga dito tao, you know? Mga mannerism sa mga tao sa daan, ganyan. Kung paano magkakamote, which is bawal. Ay, maraming nag-bike ngayon, mga naka-Harley, mga mayayaman. I hope makikita nyo lahat yung video ko, which is I hope it will be interesting. So medyo mainit ngayong araw na to, and may mga tao nagpapay ko yan, mga bikers. I hope inimbita ko ng may kakilala ko na Pilipino. Shout out to Sir, yung nag-ibita sa akin. I hope I can go there sa Melbourne. Yung grupo ng mga Melbourne riders, Filipino riders. Salamat pala. I hope I can ride with you soon. Ito yung ganda, ninja. Ngayon lumalabas na sila yung mga kasi dati pang leisure lang kasi yung sa iba dito yung mga nagmamayari ng motor, hindi kagaya sa atin dyan. Talaga ginagawa talaga na pang daily ride. May mga tao din naman dito na daily ride, talaga yung dedicated sa may passion sa motor. Yung kadalasan lang yung population ng mga riders is kadalasan ng mga population is all about leisure. Yung mga alay ba? Tama ba? I hope mic to. Kasi pag wala, patay yung vlog. Oh no! So I hope magsusubaybay din kayo sa mga next vlog ko. Kasi ito yung unang pilot edition ko na Tagalog. Sarap talaga ang pakiramdam.
pag-ride. Yeah. Minsan-minsan talaga dito yun sa mga high speed na lugar dito, kailangan talaga na ano, doble lakasan mo yung lisensya, kasi kaunting pagkamali lang is wala na. Sorry na. Oh no! Bawa, di ka nakikita ng mga ano. Di ka nakikita ng mga motorist. Marami kasi na ano eh. Hindi alam kung anong dahilan, kadahilanan. Kailangan talaga yung mapag-mamatyag. You know? Yun lang masasabi ko, pero hindi naman ako expert, pero kagaya din niyo ako na ano, mahilig lang sa pagmumotor at lubukan ko rin mag-vlog. Kasi itong kahilikan ko eh, motor eh. Salamat sa panonood niyo pala. And abangan yung mga susunod na mga kabanata sa Don Pipino Motor Rides. Sarap mag-ride ngayon kasi nung nakarang winter. Eh so mga sinaunang vlog ko na English. Yung ano, nosebleed. Hindi naman ako magaling mag-English eh. Tinubukan ko lang na ano, mag-English. May nanonood naman ng mga Australiana pero pabihira lang. I-spread out ko lang yung ano rito, yung motorized series ko sa dyan sa bansang Sinilangan. Baka may magkakagusto at you know, ma-appreciate yung ginagawa natin na art, which is motorcycling, and this motorcycling is an art. Kung pag-i-edit ng video, you know, sining ng filmography. I'm just nag-i-edit ako, amateur. Tagal na pag-i-edit at nag-i-enjoy din naman. Hindi lang ito sa ano, I'm looking out for views but also for love ko yung ano, paggawa ng mga ganitong klaseng video. I-experiment para lalong I hope huhusay din ako sa pag-video. Ganon. Ulan, hindi ako makapag-motor. Tuhin ko man eh, walang magagawa kasi madulas yung daan. Pwede naman ako mag-motor pero ano lang, iingat na ako. Nagamit ko lang yung lumang kotse ko. At para safe talaga. A few moments later. So ito mga kamotor rides. Bumili na ako ng yung pinakita ko sa inyo kanina. Itong bar end. So, subukan natin ikabit kung ano siya. Kung tatapat ba siya. May mga mararami din naman sa atin dyan ng mga ganito, diba? Pero ewan ko kung mas mahal ba dito or mas mura dyan. Kasi sa ano, mga accessories, minsan may sale, medyo mura lang. So ito mga kalat na tools ko, kasi minsan kakalikot ako ng madali naiiwan. Ano ba ito? Papa G. So, palaging mahirap pag kumuha ng ano eh. Oh, ito. Yung flat screwdriver. Mahirap. Ito. Oh, ganda. Ano talaga ito siya? Ano? CNC. CNC machined. Rubber end. Tsaka may ano yung rubber ano ito. Tawag na ito ah. Gromit ba ito? Hindi naman. Haka-haka lang ito.
Kasi hindi naman tayo eksperto, di ba? Hindi tayo, hindi naman ako nagumagaling. I-share ko lang sa iyo, ibahagi ko lang sa inyo kung anong ginagawa ko sa aking affordable motorcycle. Eh, mga ano to siya eh. Nung binili ko to kasama ng 3 months registration, is around, mahal din kasi registration dito sa motor. Yung every year is around mga ano, depende sa CC ng motor mo at sa saan kang lugar na destino, is around, nabili ko itong yung radio pala is registration is around mga 500 plus kata, yung ganun. Tapos kasama itong motor with 3 months registration, binili ko ito ng almost, you know, $5,000. Ito, pinalitan ko ang ano, winglet racing mirror, side mirror, which is maganda naman tingnan kung ipo-fold mo, tingnan mo parang ano, Ducati. So ito yung motor ko, parang ano, budget Italian bike, parang budget Ducati. Ewan ko ano. Tapos ito naman is binili ko itong mga replica, binili ko sa eBay, sa online. So ito maganda rin ang tunog. Tapos ako lang nag-maintain ito, kapalit ng servicing oil at oil filter. So dito kasi may mga gamit din naman ako eh, andyan o oh. Yan mga oil at saka DIY lang talaga ako, kaya nga kalat yung mga gamit ko. So ito nga, lagi lang pinupunasan para ano siya, medyo maging presentable, kahit hindi siya, you know, mga pinaka-expensive motor. Pero presentable naman siya. Kasi nga, ano, inaalagaan ko. Ito lang nagkaka-putik kasi nung nagtatrabaho ako, ito yung dinala ko nakaraang last day of work, Friday. So, ito. Let's proceed to... Ito nga, kapalitan natin. Paano ba ito? Lakit ko lang ko ng kaunti kaya para makikita niyo yung anong ginagawa ko, no? So... So ito mga motorrides, I hope hindi kayo na-overboard sa video ko. You know, may mga ano rin ako, mga some mechanical, you know, isi-share ko rin sa inyo kung anong kaunting natutunan ko sa pag-motor noon, unang panahon. Tsaka na ano ko, ina-apply ko sa aking pag motor rides. So yun. So I hope you like my video, mga ka-motor rides. Huwag kalimutan subscribe and don't forget to watch again Don Tipito's Motor Rides. Peace out.